Good day, beautiful people. Welcome to my channel. And today's episode, this is a continuation to sa incident regarding sa Gcash ko na na-hack. Hindi na scam na hack. Nalimas nila ang laman ng Gcash ko. So, for those of you na may Gcash, lalo na yung mga tindahan, ang video na ito ay para sa inyo. At doon lang sa bago lang sa channel ko, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once my bago kong video na i-upload. Okay, here we go. Let's start. This video is the continuation of the incident happened to me yesterday na na-hack ang aking Gcash number. Nalimas lahat ng laman. Tiniran ako ng 43 pesos. Nilimas. May konting laman pa siya na 5,600. Nalimas lahat yon. Good thing, nakapag cash out ako mga 2 hours before nangyari ang incident. So, I think trinabaho talaga ako. Kasi itong incident sa akin, though isolated cases, pero hindi ito nagagawa ng ordinary scammer lang. Kasi yung number ko, ako lang may hawak. So, yung OTP number sa akin lang sinesend. Tapos, yung PIN number, yung MPIN, bago mo ma-access yung Gcash, dalawang PIN pa kailangan. Yung PIN ng Gcash mo, at saka yung OTP PIN. Kung hindi ka ang may-ari ng cellphone, hindi mo hawak ang cellphone yun, hindi mo ma-access yon. Since na-access nila, so ang pwede kong isipin, nagkaroon sila ng na-hack talaga, since na-hack na nila yung number ko, may nakaabang na na doon sa laptop at computer nila, trinabaho yon. Plus, meron silang clone number na para doon ma-receive din nila yung OTP, and then hihulaan nila yung in-pin na lang, yung 4-digit number. Pero yung 4-digit number, kung hindi ka expert at hindi ka mabilis, mahirap mo rin mahulaan yung 4-digit number, kahit 4-digit number yon. And then, ganito ang nangyari. So, in case doon hindi nyo napanood yung video ko yesterday, may unang process na ginawa nila, may nagpa- cash out ng 1,000. Sinabi nila 1,000 ay ka-cash out nila. Tapos, nung nakita ko sa cellphone ko, ang unang lumabas, OTP. So, meaning, may gustong mag-access ng Gcash ko. Tapos, sabi niya, na-send na ma yung 1,000. Sabi ko, hindi 1,000 ang sinend. Ang unang, ang OTP ang sinend. May nag-try ng mag-access ng aking account. At hindi 1,000 ang sinend, 800. Tapos from there, doon sa malayo, mga 2 meters away sa akin. So, nasa motor yung girl. Dalawa sila eh. Isang babae, isang girl. Isang babae, isang lalaki. Mga magaganda ang itsura nito. Hindi to mukhang scammer. Mukhang yayamanin ito. Naka-full makeup yung girl, tsaka yung lalaki, tsaka yung mga kamay. Makinis. Maayos ang itsura nila. Hindi mo talagang pagdudahan. And then, from there, halos tumalon siya. Sinabi niya na, patingin. Titingnan niya yung 800 na amount instead of 1,000. Pero pag tiningnan niya yon, kung pinakita ko, damay niya pati OTP. Ang gusto niya man talaga niya makita doon yung OTP. Tapos sabi ko, OTP ang nauna ang sinend eh. So may nag-access. Sabi niya, normal lang yan ngayon patingin. Sabi ko, hindi to normal sa amin. Baka normal sa inyo. Baka ini-scam niyo na ako. Tapos, sabi niya, ganun ba? Binigay ko yung 800 na sinend nila. Tapos, a few minutes, meron uling dumating at magpapakash cash out naman. 2,300. Ibang mukha naman. So, medyo natuliro pa ako. Hinayaan kong mag-transact. So, nag-prosper yon. So right after no nag-ano kami, hindi ko na nag right after na sendan ko yung 2,300,
hindi ko na kaya ma-access ang aking GCash. So, kinabahan na ako. So, nireset ko yung PIN. Tapos, nag-biometrics kasi required ng GCash. Kapag nag-change PIN ka, mag-biometric ka uli. Tapos, mag-enter mo uli yung new PIN number. Tapos, in 5 minutes time, pagbukas ko ng 5 minutes lang, na-access ko na uli ang GCash ko. May mga text messages doon na you're about to send 5,600. Hindi siya amount withdraw, gift doon sa GCash lang din ang kinuha. You're about to send amounting to 5,600. If this is not you, don't share your PIN number. If it is you, this is your OTP. Ngayon, next noon, nag-prosper yung transaction. So meaning may nag-yes doon at may alam nila yung natapos nila ang transaction. So, sabi ng aking napagtanungan na IT expert, once daw na yung unang hindi na nakita ang OTP, hindi nag-prosper yon. Pero yung team nila na tumatrabaho sa akin, nakaabang na sa laptop or computer, whatever device na gusto nilang nagagamitin nila. Kasi kung close yung GCash, hindi daw man lang makikita yun. Kailangan mabuksan. Kailangan active yung GCash. Kailangan magpindot-pindot doon para masundan nila, makita nila yung flow. At para makikita nila at ma-access nila, magawa nila ako ng gusto nilang gawin. Tapos, ako hindi ko na ma-access, sila na access nila. Kasi natandaan ko mga 2 weeks time, mga 2 beses may bumalik na magpapa-cash in naman ng worth 40,000. Hindi ko kilala. So ako naman hindi, kasi normal lang naman sa akin na madaming nagpapaano dito kasi nag-GCash nga ako. So madaming ang transaction dito. Pero gabi kasi ang akong operation ko. So, mga dumating mga 1:30 or 2:30, mga ganun something. So, naloadan ko siya ng 25. Tapos, sumunod naman, ibang grupo naman, nagpa-load naman sa akin. Medyo malaking mga 22,000 naman, medyo malaki. Siguro, na-profilean siguro ako na tapos, tinarget nila ako. Good thing na Wednesday nangyari. So, Wednesday ng umaga, delivery kasi ng aking alak ng Wednesday. So, nag-withdraw ako ng medyo malaking amount. Kaya yung butal na lang, yun na lang ang tinira ko doon. So, kung hindi, nalimas ako lahat. So, kung nalimas yung amount, kung sakaling na nalimas nila yung amount, pangpuhunan ko ng alak yun din, sigarilyo, baka mahirapan ako makarecover. So, napakalaking abala siguro sa akin kung nakuha yung total amount na laman ng GCash. Medyo mabait pa rin ang Diyos sa akin na naunahan ko sila mag-withdraw. Pero still 5,600, it's still a huge amount na magagamit ko na rin sa pampuhunan ko dito sa tindahan. Malaking marami na rin marating sana dito. Maraming mga stocks na dito na mabili ko na mag-accumulate na ng panibagong tubo. Kung nai-invest ko yung anong amount doon sa mga, let's say, alak. Bumili ako ng alak ng 45,600. Naka-10 case na sana yon at natutubuan ko na rin sana yon. So, by the way, kahapon may sinabi ako na hindi safe gumamit ang GCash sa ngayon. Medyo, it's a big word na sinabi ko. My apologies, GCash. Kasi hindi naman lahat ng nangyari sa akin posibleng mangyari sa iba. Nagkataon lang na ako lang ang tiyempohan na tirahin ng mga nag-GCash, nang-hack. Hindi scam, kasi yung scam control mo yung mga GCash. Let's still trust the GCash institution, the company, kasi yun nga lang, lahat ng may mga GCash ngayon or lalo na yung mga naglo-load, mag extra careful talaga kayo, lalo na kung hindi nyo kilala mga tao. At saka yung kagaya sa akin, I think kasi naging may mga lapses ako doon na gabing-gabi na naglo-load ako ng medyo malaking amount, baka doon nila ako na profilan, na tiktikan ako na baka may laman ng GCash ko palagi Pasko. And then, parang nag-double time sila kasi parang merong SIM registration law na ipapatupad. And then, panahon ng Pasko, maraming pag-gabing sa
baka alam nila siguro ang mga tao, medyo marami-rami na ang perang pang ano ngayon. So, na malas ko lang na ako ang kanilang na-target kasi meron din naman sa amin ng GCash. In fact, mas malakihan pa nga yun at saka marami pang SIM doon sa GCash number na ginagamit sa kanila. Pero hindi naman na na-target. So, may apologies uli. Wag kayong mawala ng ano, tiwala sa GCash. Extra careful nga lang talaga. And then, sa part ko naman talaga, iniisip ko na magpalit ako ng GCash number. So, kung magpapalit ako ng GCash number, well, yeah, panibagong application lang. Siguro gagawin ko lang in later time siguro. And for now, medyo na trauma tuloy ako kasi ano, after nung nalimas yung ano ko, yung GCash ko, may nagsend ng 3,000. Sinend ko doon sa friend ko. And then may sumunod na 1,000, sinend ko ulit sa friend ko. Kasi normally, dito naman kasi sa akin, yung ibang mga dati ko nung previous customer ko na, alam nila yung number, sinesend na lang nila sa akin. Okay, yung mga nasa province, may kamag-anak, itong number ko lang ginagam, pinapasend na lang dito. So, hindi ko na mabago ang number. And kahit papano, malaking bagay sa akin ang GCash. Unang-una, yung GCash ko, napapalaki ang benta ko kasi para sa gabi, maraming mga pumupunta dito, GCash payment ang kanilang transaction through GCash payment. Kasi wala na silang cash o kung mayroon silang cash, ibang bagay nila gagamitin. Since may ma-available GCash ko, so tinitake advantage nila yon na nagbabayad sila through GCash. So, in that case, malaking tulong sa akin yon kasi dagdag benta yun. Kung wala sana akong available GCash and accepting payments, baka hindi sila makapili. Plus, since sa gabi, wala na ibang nag-GCash, ako na lang talaga ang available. So, yung maraming tao pumupunta dito. Since nandito na mga tao, posible na, since may hawak na silang pera or nakapag-ano na sila, posibleng may bibilin silang ibang items na available sa akin. So, ang GCash ay malaking tulong sa negosyo ko, sa business ko. So, hindi ko pwedeng ma-stop yung GCash sa akin kasi kahit pa paano, maganda ang pasok ng pera sa akin ng GCash. Marami na itong suki, marami ng followers. And then, so, ang lesson lang talaga dito, extra careful lang. And kung may mga kahinahinala kayong tao, lalo kung hindi nyo kakilala masyado, huwag talaga magtiwala. Tapos, kung advice sa akin ng IT expert regarding dito, if in case mayroong makikita mo na may nag-access ng GCash mo, nag-send ng OTP, kahit hindi naman ikaw ang nag-access, huwag munang i-open ang GCash mo. Kasi pag once na may ganon at naka-open ang GCash mo, lalo na pag mag-transact ka, yung mga nag-hack sa'yo na nakaabang na sa device nila, doon nila pa pwedeng mapasok. Doon nila pwedeng ma-access yung account mo. And then, yung PIN number, very, napakagaling talaga ng mga Pinoy, mga. So, kung magaling ang GCash company, mas magaling yung mga nang i-scam. Kasi, diba, kahit credit card na close. Basta kung meron kayong kahinahinalang customer na nakita nyo, hindi nyo familiar ang mukha at bago lang, i-decline nyo lang yung transaction nyo sa GCash para safe kayo. So, kung nagustuhan nyo itong content, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once nabalo kayo ng video.